Taksil sa bayan ang ginagawang ito ni Sara Duterte. Pagtataksil sa ating bansa. Ang kanyang pagiging obvious na pro-China at napakarami na rin propaganda na naman na naglalabasan. Naglipana na naman ang mga pro-China articles and posts, propaganda posts. At ano nga uli ang sinabi ni Senator De Lima? Taksil ka sa bayan, tambaluslos. Kaya nung nagkaroon ng survey kung sino daw yung pro-Marcos at saka pro-Duterte, o di ba? Galit na galit etong si Tambaloslos dahil sana daw ang survey na yon ay ginawang pro-Pilipinas at pro-China. E di ganun din, tumbok din na kayo talaga ay pro-China. Walang statement, walang niho-niha, walang sinabi. Hindi naglabas ng kung anumang support or message of support, statement of support sa WPS ang isang ito dahil hindi naman daw niya trabaho yan. At ang trabaho daw niya ay suportahan ang mga propaganda para sa China. Ganun nga siguro. Mm-hmm. Nakakasuka ka. Natutuwa ko dito. Nakakasuka etong ginagawang ito ni Sara Duterte. Sa pagka-traitor sa sarili nilang bansa. Hindi lang sa Sara Duterte naman eh. Siyempre, nagmula yan sa ama at sumusunod na nga yung mga katulad ni na Harry Roque at ng iba pa na kuno ay, yun nga, yung tipong sila kuno ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Pero obvious naman na maka-China etong mga ito. VP Saras, ulitin ko ha, nakakasuka ka. Yung pagta-traitor mo sa ating bansa. At siya pa talaga yung tipong paawa, yung tipong babalik na rin ang sitwasyon na sila ko na ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Diba? VP Sara's current posturing and rants may also be China-induced. Yung mga reklamo niya. Okay? Yung kuno ay nakikita niyang katiwalian na wala siyang magawa. Na kuno ay yung mga paglustay o hindi tamang paggamit sa mga pondo ng gobyerno. At kuno nga yung mga ranting nga na itong si Sara Duterte na tinanggalan siya ng kung ano-anong bagay, security personnel at kung ano-ano pang iba. At marami pa po, maraming kabulastugan ngayon itong si Sara Duterte. Marami siyang pagdududa sa gobyerno, marami siyang reklamo, marami siyang gustong ipunto pero wala namang punto. Yun yung totoo eh. Anyway, anong mangyayari? Ayon kay dating Senator Leila De Lima, namamayagpag na naman ang mga pro-China articles at propaganda na aniyay tanda ng pagtataksil sa sariling bansa. Si VP Sara daw ay ginugroom ngayon bilang Manchurian candidate for 2028 like her father was in 2016. Huwag tayong papayag na mamayagpag at dumami pa ang mga traidor lalo na sa ating gobyerno, Manchurian candidate. So nung tinignan natin, aha, may mga leader din eh. Ito isang klaseng leader dito sa Asia na yung tipong yung mga leader na yon ay nagsasubmit at kinukonsider yung benefit ng China sa kanilang pagiging leader. Parang ganun eh, may connection pa rin talaga sa China. Correct me if I'm wrong. Pero yun ang nakikita natin. So ginugroom ito ngayon, itong si Sara Duterte, no wonder, talagang halatang halata na po, ginugroom na naman yan ang China para nga naman, mas madali para sa kanila na makapasok yung kanilang mga illegal na gawain dito sa atin, katulad ng mga illegal na pogo, na nabisto lang. Ngayon lang, dahil nga wala na naman sa pwesto, ang taga Davao na isang aminadong mamamatay tao. Yun, good luck.